Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang pang last night namin dito sa Mazraa. So ang lamig po, sobrang lamig. So kumusta po kayong lahat? Sana ay lahat kayo nasa mabuting kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan. Ngayon po may bisita na naman sila, yon yung mga sasakyan na yon sila. May mga bisita na naman kami. Since this is our last night here, so magbibideo uli ako para ipapakita ko uli sa inyo kung ano yung dito sa Mazraa ang sinasabi. Sa ngayon po, sobra yung lamig dito. As in, sobra talagang lamig. So ito, naka-bonnet ako, naka-scarf ako kasi hindi ko kakayanin yung lamig na ano, madaling magkasakit. So kumusta po kayo? Sana lahat kayo nasa mabuting kalagayan, lahat ligtas sa anumang kapahamakan at anumang sakit. So bago po magkalimutan, sana po paki-likes, share and subscribe po. Pakipindot din ng bell button para po every time na mag-update po ako, mag-upload po ako ng video, ay ma-update ko po kayo, ma-notify po kayo na nandito po uli ako mag-upload po ng video. So, eto po, sa mga hindi pa po nakapanood yung latest kong video, ito kasi inano na, pinatumba na siya. Ayan, yung nag-slide yung mga bata, ayan yung buwan. O, diba, ang ganda-ganda ng buwan, no? Yun. Okay. So, tulad po ng dati, doon po yung kwarto namin. Yun, may mga Christmas lights na doon. Tapos yun, ipon-ipon sila doon. Ups, hindi po yung makita. Ayan yung dates. So, sa ngayon makulimlim. Katulad nung isang gabi, grabe ang ulan. Kaya mas malamig pag maulan. Ayan. Ayan siya. Ayan yung lugar ng mga lalaki. Yung sinasabing duwaniya. So yung mga lalaki, doon sila nagtatambay, doon sila nagiinom ng chai gawa. So lahat-lahat na doon yung lalaki. Pero pag kayo magpapamilya lang, okay naman sila, yung magkakapatid lang. Pero pag may ibang lalaki na, hindi na pwede. May! Tali! Ayan, dumating yung isang Pilipinang kasama namin dito. Sobrang lamig talaga, di ko kakaya. Di ko kakaya. So ang mga bata, ay mahilig sila sa mga ganito yung mga buhangin, ayan, laruan nila. Ayun, yung swing, yung ibang laruan. So, bali, kumusta po? Ano pong buhay-buhay natin? Kumusta po ang politics sa atin? Kumusta po ang ating, ano, mga manonood? Actually, siguro, hindi lang sigurado. Sigurado na alam na natin yung nangyayari sa buong mundo ngayon, yung ating ano ba yan, ang ating pandemya, ating pandemic. So sana po iligtas kayo sa anumang katahamakan, sa anumang sakit. Okay, ha, eto po yun, dumating na, maingay na yung mga kiddos kasi dumating na yung pamilya ng amo ko. Sana lang po ay ano, sana lang po ay sa pinagdadaanan natin ngayon, kapit kamay lang, yung pamilya is pamilya. Ibig sabihin, walang iwanan. Ibig sabihin, kung mayroon mang isang pamilya na merong pinagdaraanan ng sobra, sana ay yakapin natin sila. Katulad nung aking mahal sa buhay, na ang kasama niya sa bahay, yung pamangkin niya ay nagka-carbonara. You know what is carbonara means. Pero inaalagaan niya talaga sa gamot, sa pagkain, inaalagaan niya. So, thank you so much, babe, for taking care of your nephew. Hopefully, he feels better now. Hopefully, very soon, he will get over those sickness that he has right now, okay? So, yun nga. Sa pa-family ko sa Pilipinas, kumusta po kayo sa mama ko na at saka sa papa ko na ano na sila, mga senior citizens, which is 77 years old. And then kahapon nga nagfiesta, so sana lang naging okay lang lahat. Kahit fully vaccinated na, kailangan pa rin natin magdoble ingat, di ba? Yun po. Yung bakasyon namin dito, naging okay naman siya. Although mapagod, nakakapagod kasi nga yung mga kids nga. Sobrang lilikot. Ayan, swing-swing muna ako habang nag-ano dito. Swing-swing muna. So, ayun. Uh,
sa politics po sa atin sa Pilipinas, sana po ang mga tao ay matuto ng matuto ng mamili ng talagang dapat na ilagay sa pwesto. Yung bang taong hindi lang puro pangako, yung taong less ang pangako pero mas maraming siyang ginagawa. Katulad po ng ating mahal na Pangulo si President Duterte. Actually po nakakalungkot na isipin na patapos na ang term ni President Duterte. Bakit po? Kasi he's a great president, he's a great leader, he's a great father ng mga Filipino. So kaya nga po, katulad ng sinabi ko, nakakalungkot na isipin na patapos na ang term ni Tatay Digong. Actually kahit hindi ko siya kilala, pero ako mismo nalulungkot sa pagtatapos ng term ni Tatay Digong. Ha. Enzel, Anajib. Nalulungkot talaga sa pagtatapos ng term ni Tatay Digong. Kung po pwede lang sana na mas habaan pa ang term niya para mas lalo pa siyang maraming matulungan, para mas lalo pa siyang maraming magawa para sa ating mga Pilipino. Kung po pwede nga lang sana. Kaso nga lang, batas is batas. So, alam kong si Tatay Digong marami siyang alam sa batas since he is a lawyer. Asbar, Anajib. So, mas marami siyang alam sa batas. So, alam kong hindi niya i-break. Latihin. Chup. Karab. Gum. Tali ni Karab. Gum. Gum. Kali. Ang likot ng alaga. Insel. Ay, naku po. Ay, so sana lang kung po pwede nga lang na mai-adjust ang panahon, kung po pwedeng maibalik ang 6 years sa pinagdaanan ni Tatay Digong, although wala na talaga akong masabi, wala na akong maihihiling pa kay Tatay Digs. Talagang he's the best president ever ng Pilipinas. Salamat po Tatay Digong sa pagmamahal, sa walang sabang pagmamahal, pag-iintindi at pag-aasikaso sa mga kababayan po natin. Salamat po. God bless po. Ingat po, mahal ko po kayo.